Hello everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon naman ating pag-usapan regarding sa PLDT modem. Isang dangkal lang siya yung so yun po yung ating sukat. Alright, so dito naman sa likod meron ditong kabitan ng antena. So sa mga nagtatanong, ito po ay meron na po siya external antenna. I mean, hindi kasama external antenna, kundi meron siyang kabitan. At meron din siyang apat na LAN cable na pwede niyong saksakan. Okay, may reset button. So, ito po yung sa labas kung gusto niyo kabitan ng antenna. So, yan ay sample lang, no? Galing yan sa aking globe modem. Nilagay ko dyan. Kasi naman basta SMA yung antenna. Ayan. So, may cover din po yung sa likod. Alright? So, yan. Next, ano nga ba yung nasa laman ng box, ano pang maiban sa modem? Ayan, ito po yung mga accessories niya. First, nandiyan yung manual. Merong, ayan. Ayan siya, yung instruction, paano installing app. Ito yung LAN cable. Nandiyan yung, of course, yung adapter. 12 volts po siya. Ayan, tingnan po yung output niya. 12. So, gagana po dito yung mga USB inverter. Yung mga USB type na 12 volts ang out. Yung mga nabibili natin sa Shopee at sa Lazada, yung pwede yung gamitin dito kasi 12 volts din siya. Alright? So yun, regarding pala sa SIM card, yung SIM card niya is nakasaksak na po sa mismong modem. Dito po sa ilalim. Ayan. So yun po dito sa para siyang nakikita ko yung Black Mamba. Harun, same na siya. Nandun dito sa ilalim yung kabitin niya ng SIM card. Nakalagay na rin po siya dyan. So yan. No need na ikabit kasi nakabuilt na siya. Alright? So, ito yung power button, no? So kalimutan pinutin ito para mag power on ng ating modem. Ayan, umilaw na siya. So dito sa mga indicators, nandito yung power, data, tapos wifi signal, LAN cable, and then lastly yung pinaka signal kung gaano kalakas yung nasasagap nyo, no? 3G mo yan or 4G. Alright, so hintayin natin umilaw lahat. Thank you.
So by default, ang password niya is PLDT Home. So kailangan magawa kayo ng sarili niyong password. At least 8 characters, merong small letter, tapos merong number. So yun lang yung required dito, no? So yung depende na po yun sa inyo kung ano yung ilagay niyong password. Sa akin, ang ginawa ko, pareha lahat. Yung, kasi yung wifi password saka yung sa dashboard password, dapat matandaan nyo. Kaya ang ginagawa ko para mabilis ko matandaan, parehas ko na lang. So yun lang yung tip regarding dito sa pag. Signal sa area, siguro mas mabilis ito. Yun. So yun yung password. After nyo ma-change yung password, tapos mag-disconnect kayo, so connect lang kayo ulit doon sa mismong same router. Of course, doon na sa bago yung password para mag-connect sa yan. So input nyo na yung password na nilagay nyo dito sa, ayan. So ito na yung dashboard ng mismong router. Ayan siya. So naka-hide lang yung part dyan, information. So dito sa wifi, actually yung tanong niya is dito sa wireless, dito pwede niyo baguhin yung wifi name, no? So kung gusto niyo baguhin, so yun yung 2.4 GHz na wifi saka yung 5G 5 GHz, ayun. So depende na po yun sa inyo, basta dyan po lahat yung sa setting. After dyan sa may wifi wireless setting, dito sa router. So dito sa router, guys, dito makikita yung external antenna, no? So kung gusto nyo, kung meron kayong external antenna na SMA, pwede nyo ikabit dyan. And then iset nyo as external. Click natin tong antenna. Ayan, so ito na yung setting ng antenna. Ayan, so sa akin ginawa ko lang auto. Pwede rin naman na ilagay nyo yung external kung meron kayong external antenna, kasi nakakabitan nga ito ng antenna external. Sa case ko, sa area ko, since malapit na naman ako sa tower, hindi na kailangan ng extra antenna. So, nilagay ko lang sa internal. At least dyan sa setting, pwede nyo baguhin. Alright? Pwede nyo lang ilagay nyo auto, para kasi pag may kabit kayong antenna, automatic niya detect na may nakakabit siyang extra antenna. So, pwede nyo ilagay auto lang. Alright? So, dito naman sa part ng internet. Okay. Click natin yung internet. Pwede nyo pong palitan na instead na 4G or /3G, pwede nyong i-click yung 4G only. Yan ay kung may 4G na sa inyong area. Okay, so explore nyo lang yan, guys. Then save. Kasi huwag kalimutan i-save. Alright. So far, yun lang naman yung mga kailangan dito. Hindi pa kasi ito pwede malipat ng band, kasi hindi pa ito siya admin access, no? So wala pang nakagawa. Siguro soon, mayroon na yan. So ngayon, yung band niya ay naka-built-in. Kung gusto nyo mag-iba-iba siya ng band, reboot lang kayo ng reboot, kasi dito sa case ko mayroong band 1, may band 3, may band 40 din siya na nasanggap. So yun. Alright, dito tayo sa ating part ng pag-setup ng sa app. Ngunit bago yun, huwag kalimutang i-subscribe ng aking YouTube channel. Okay, so kung meron na kayong PLDT Smart app, dyan naman sa Play Store, search nyo lang. Make sure na connected kayo sa inyong modem, and then automatic detect niya yung number. Ayan, so proceed nyo na lang siya. Dito, guys, magawa kayo ng password ulit. So same lang din sa password na ginamit nyo sa modem, para parehas na lang. Alright. Dito naman sa pin, automatic naman yung lalabas. Kayo po ang gagawa ng pin. Ito ay para sa app lang. Apat na naman ang digit yan. Kaya nabahala dyan. So ito yung account ko, no? So meron pa akong 10 MB 10K, sabi-sabihin mga ano yan, 10 GB. Alright, so kung gusto nyo ng mga promo, click nyo lang yung promo. Regarding sa mga promos, lalabas itong mga promo dito, pero dapat may load na po yung inyong SIM card. Pwedeng regular load, and then saka kayo mag-register. Alright, yung next option naman, para registered na siya ang mapasok sa inyong modem, pwede rin yung PayMaya, gamitin yung PayMaya.
Ayan guys, subukan natin ngayon mag-speed test no, gamit itong Quality Boost 8 Even na modem. Speed test, punta dito sa speedtest.net. Ayan. Then click natin itong record mo natin. Ayan. So click natin itong go. Natin kung alin yung speed niya. 33 yung ping. Ayan. So naka ngayon ay naka LAN cable ako. As you notice dito sa aking laptop, galing punta po yun sa likod ng aking modem. Ayan, so sa likod. Ayan, naka LAN cable tayo. Okay? So, natin kung anong nangyari. Ayan, so yun yung kanyang download. Umabot siya ng 33. Tapos yung upload niya ay ayan. Mapalo siya ng 24. So, not bad na siya guys. Talagang malakas siya magsakap. Ayun, so yung total niya ay 33, 33, and then 23. Alright, so yun yung speed nitong Boost Even na modem. So ay naka-built-in lang siya ngayon. Built-in na antenna. Hindi natin ilagyan ng external antenna. Alright, thank you. Alright nga pala guys, ito subukan kong lagyan ng external antenna no. So actually ito sa case ko, since mababa lang itong ikabit kong antenna, I mean mababa yung DBI, 5 dBi lang ito per antenna. So tinisting ko lang siya. Ito yung galing sa ZLT na globe modem no? So cast siya na kasi dito. Ayan. So ginabit ko siya, and then after ko mag speed test, actually medyo mababa siya, baliktad no. So kung kailan may antenna saka humina. So yun yung sa case ko dito. Kaya depende siguro guys sa antenna na gamitin niya. Kung malapit na sa tower, actually hindi na kailangan ng antenna. Kaya sa case ko kasi malapit ako sa tower, sinubukan ko itong ikabit, humina naman ng speed. So anyway, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye bye.